Isa po mapagpalang panonood, mga kaibigan, mga kapatid, kinagagalak po naming makasama kayo sa ating ginagawang pagtatalakay sa pagre-review ng ating pong lesson o may temang on death, dying, and the future hope. At patuloy po kayong sumusubaybay sa ginagawa po nating pag-aaral na ito. At I hope and pray na kayo pong lahat ay patuloy na nakikinabang, na be-bless sa mga bagay na atin pong binibigyang pansin at mga idinidiin sa bawat pag-aaral na ating ginagawa. Napakabuti ng ating mahal na Diyos at sa loob ng ilang linggo ay sinustain, sinamahan, at talagang grabe mga kapatid, mga kapatid, I am just amazed how the Lord has sustained us in discussing all these wonderful topics and lessons na atin pong tinatalakay sa programang ito. At patuloy po nating tinitingnan kung gaano kabuti, mapagmahal, maunawain, mapagbiyaya ang ating mahal na Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Sana po ay patuloy kayong nakikinabang at patuloy pong lumalago sa bawat araw ng inyong buhay sa ating relasyon sa ating mahal na Diyos. Muli po mga kaibigan, mga kapatid, ang ating pong pinag-uusapan ay bagamat may kinalaman sa kamatayan at sa loob ng ilang mga linggo ay pinag-usapan po natin yung tinatawag na tungkol sa immortality of the soul, na ito ay madalas na ginagamit ng kaaway upang nang sa ganon tayo ay malito at hindi maniwala sa sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Pero bagamat ganon ay nakita po natin kung anong sinasabi ng Biblia. At hindi lamang yun, nakita rin po natin na talaga ang kamatayan ay normal na mangyayari sa ating buhay sapagkat ito'y epekto ng pagkakasala, ngunit tayo ay may pag-asa sa ating Panginoon Hesus Kristo. Amen? Ano po yan ang pag-asang pinangahawakan natin? At sa oras po ito, ang pag-uusapan po natin ay napakagandang topic na naman. Ito ay topic na ating kapupulutan ng leksyon, mga bagay na makakatulong sa atin upang lalo pang maunawaan kung gano'ng kabuti ang ating Panginoong Diyos, sapagkat ang pag-uusapan po natin ngayon ay may pamagat na the judging process. Samahan niyo po ako sa gagawin nating pag-aaral ng leksyon.
Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na ipinagkakaloob ng 3 Points Ministries. At ito rin naman pong pag-aaral na ito ay patuloy rin naman ninyong nasusubaybayan sa Hope Channel Philippines. At ganun din po sa mga iba pa na kung saan ay napapahintulot na tayo ay makapagpahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kung ito po una pagkakataon na nakakasama po namin kayo, inanyayahan ko po kayo na to like, to subscribe, to follow, to hit the notification bell upang nang sa ganon ay ma-notify po kayo sa iba pang mga pag-aaral at mga videos na aming ginagawa. At ganon din po mga kaibigan mga batid, sa lagi na po naming mga nakakasama, inanyayahan ko po kayo. Ito na po ang panahon na i-share natin ang video na ito, ang ating pag-aaral na ito upang nang sa ganun ay makinabang yung mga kaibigan, mga mahal sa buhay, yung mga tao sa ating paligid, sapagkat ang pag-aaralan natin, again, it's a practical approach upang nang sa ganun makita po natin na sa maging sa ating mga practical na mga buhay ay mayroong leksyon na mapupulot po tayo sa ating mga pinag-aaralan. Ano po? So again, pakishare nyo na po mga kaibigan, mga kapatid. Huwag po kayong magsawang mag-share sapagkat yung pagsishare ninyo ay maaring paraan na yung mga kaibigan, mga mahal nyo sa buhay ay makakilala sa ating Panginoon. Kaya sa pamagitan lamang ng pag-share ng mga videos natin, maaari na po kayong maging mga misyonero, missionary ng ating mahal na Diyos. So, kaibigan, kapatid, ano, inaanyayahan kita, paki-like niyo. Sa mga sumusubaybay naman sa telebisyon, pakibalita ninyo na may pag-aaral tayong ginagawang ganito. Baka hindi nila alam ng mga kaibigan nyo, mga churchmate ninyo, mga tao sa paligid ninyo, hindi nila alam na meron tayong ganitong program. Pakishare nyo po para na sa ganun, meron po silang maging magandang pag-aaral, mga simpleng pag-aaral, meron lang 3 points na pag-aaral na madaling maaalala at makakatulong sa kanila mga personal na mga lakad at sa kanilang personal na buhay. So muli po maraming salamat din sa lahat ng mga taong patuloy na ginagamit niya upang nang sa ganun makapagpatuloy tayo sa ating ginagawang pangangaral. Hindi lamang po dito sa online na dito digital platforms kundi lalong higit ganun din po sa mga face-to-face ministries na ating ginagawa. Maraming salamat po sa inyo mga kaibigan, mga kapatid, sa inyong pananalangin. Salamat po sa inyong pagsuporta. Kaya naman po nagagawa po natin ito ng tuloy-tuloy. Again, maraming salamat po. At purihin ng Panginoon at nawa po'y patuloy po kayong pagpalain niya. So muli po mga kaibigan, mga kapatid, naanyayahan ko po kayo na patuloy po nating sama-sama nating tuklasin ang pag-aaral natin ngayon at nawa po'y maging madaling paraan para matutunan natin ang ating leksyon at makatulong upang mas lalo tayong mapalapit sa Kanya. Sa pagpapatuloy, inilingan ko po na tayo pong lahat ay umuko para sa isang panalangin. Ama po naming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinapasalamatan po namin kayo sapagkat sa oras na ito muli kaming magkakasama upang pag-aralan ng inyong mga salita. O mahal na Diyos, kasihan o gabayan niyo po kami ng inyong banal na espiritu o ng banal na espiritu upang nang sa ganon ay maunawaan po namin ang mga bagay na aming pag-aaralan. Tulungan niyo po kami na ang mga bagay naming mapapakinggan na hindi lamang papasok sa aming isipan, kundi maging sa aming mga puso at makikita sa aming mga buhay. Salamat mahal na Diyos at alam po namin kasama namin kayo ngayon. Purihin po ang pangalan ninyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So muli po, isang magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi. Anong oras man na kayo ay nadaratnan ng pag-aaral na ito, isa pong kagalakan na makapaglingkod sa inyo, isa pong kagalakan na makasama kayo, isa pong kagalakan na patuloy ng salita ng ating Panginoong Diyos ay ating ipinapahayag. Nawa po'y makinabang kayo sa ating pag-aaralan ng ito at sisimulan po natin sa ating memory text na ang sabi sa ikalawang Korinto 5G at ang sabi ganito, "For we must all appear before the judgment seat of Christ so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad." So ito pong text na ito mga kaibigan, mga kapatid, pinapakita na mayroong judgment. That's why yung topic natin, the judging process. Aalamin natin yung proseso. May mga terminologies na ating titingnan na makakatulong sa atin upang nang sa ganun makita natin kung gaano kabuti ang ating Panginoong Diyos, kung bakit merong ganitong ginagawa. Ano po, bakit merong ganito? Ano ba ang purpose nito, no? Itong tinatawag po natin na judgment. At madalas, naalala ko, nung ako'y bago pa lamang mananampalataya, pag pinag-uusapan ay judgment, ito'y parang topic na nakakatakot.
Ano? Ito yung topic na para bang kakabahan ka. Kasi bakit? Parang ang dating, ikaw ay patutunayan na nagkakasala. Patutunayan na ikaw ay nagkamali. Patutunayan na ikaw ay hindi maliligtas. Patutunayan na ikaw at ako ay nagkasala sa ating mahal na Diyos. At kung gagawin nga naman, at kung yun ang purpose ng judgment, mga kaibigan, mga kapatid, hindi na kailangan. Kasi bakit? Proven na. At kita natin sa ating mga buhay, if we will be honest enough, we will see that we are truly sinners before the Lord. Parang alam ninyo, naalala ko nung minsan eh, no? Meron pong minsan, di ba, pag ang isang tao, alam nyo po sa aking karanasan sa pagpapastor, sa pag-iikot sa maraming mga lugar, pangangaral sa iba't ibang lugar, may mga pagkakataon na may mga tao tayong makakasalamuha, makakausap na sila ay naapektuhan ng kanilang iniinom na alkohol. At ang nangyari, pagsasabihan at tutulungan na namin yung tao dahil alam nyo yun, pag-ewang-gewang ba, o suruy-suruy na yung lakad, o magulo na yung lakad. Ano po, at tutulungan, sasabihin natin, oh yan, nalasing ka na, Brad. Sasabihin niya, hindi ako lasing. Hindi ako lasing, kaya ko pa. Di ba? Minsan yung nangyayari, kumbaga ang point, mga kapatid. Madalas ay pwede natin itanggi, pero nakikita naman natin sa kilos na ganun talaga. Tayo, kumbaga ang point, mga kapatid, we are all sinners before the Lord. Kung ang purpose ng judgment is just to show that we are sinners, even if we do not admit it, ang mangyayari po ay makikita pa rin sa ating mga kilos that we are all falling short of the glory of God. Kaya nga po magandang malaman natin, ano ba talaga ang kahalagahan at pakahulugan nitong tinatawag po nating judgment na katuruan sa banal na kasulatan. And as usual, I want to make this lesson as practical as possible. Gusto po nating pulutin yung mga practical na mga leksyon na pwede nating makuha. Kasi po bakit, mga kaibigan, mga kapatid, mga taga-subaybay? Ito po, kung i-deal natin ng todo, ng talagang sobrang, alam nyo yun, ng detalye, ay baka po tayo ay, alam nyo yun, masyado tayong madala dun sa mga detalyado at yung mga pagbibilang at marami pang bagay. And so that's why we want to look at this lesson in the practical sense. Amen? Ha? Titingnan po natin. Although, meron tayong panahon na tatalakayin natin yan later on. Hopefully, magkaroon tayo ng panahon na mapakapag-program tayo tungkol po dyan sa tinatawag po natin na program tungkol sa yung kabuuan nitong judgment. Pero as of this time, we just want to look at it in a practical manner. At ang una nating letter P out of our 3 points ay yung tinatawag po nating purpose. What's the purpose of this judgment? Why is there judgment? Okay? So ngayon, kung babasahin natin sa Daniel chapter 7, nandun po yung picture ng tinatawag natin na paghuhukom. Kasi ang sabi doon, kung babasahin nyo po sa Daniel chapter 7, mababasa nyo po doon yung mga talatang nagsasabi na yung Most High will be seated, at ang nangyari, yung mga books will be open, and then yung judgment will begin. At ang sabi sa Daniel 7:22, very interesting. The purpose of the judgment is not to prove that we are sinners, but it is in favor of the saints of the Most High. Ibig sabihin, mga kaibigan, mapatid, itong katuroang ito ay hindi dapat katakutan dahil itong katuroang ito ay para sa atin. Ito'y para sa mga taong tatanggap sa ating Panginoon Jesucristo, sapagkat ang judgment ay pagpapatunay na tayo ay tumanggap sa ating Panginoon Jesucristo. Amen? Grabe ang ganda. Kasi nangangahulugan dito, mga kaibigan, mga kapatid, na kaya merong judgment ay upang nang sa ganun, sapagkat tandaan nyo po, no, merong accuser, and the accuser is Satan, trying to prove na talaga, o hindi lang trying to prove, but he's really accusing us day and night that we have sinned against God, at hindi tayo karapat-dapat. But the judgment will prove na bagamat tayo hindi karapat-dapat, dahil tumanggap tayo sa ating Panginoon Jesucristo, tayo'y magtatamo ng buhay na walang hanggan. And so the purpose of this is really to help us. The purpose of judgment is really to prove na tayo'y tumanggap sa ating Panginoon Jesucristo at tayo'y dapat walang katakutan. Okay? So at hindi lang yon. Kung babasahin pa natin yung ibang mga text pa, ang sabi dito sa John 3:18, whoever believes in Him is not condemned. But whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God's one and only Son. Ang ganda. Ito pong translation na ito, napakaganda.
Kasi sa ibang translation, ang pagkakalagay, whoever believes is not judged. So parang ang nangyayari, ang thinking tuloy ng iba, wala na talagang judgment. Doon sa mga mananampalataya sa ating Panginoon Jesu Kristo, wala nang dahilan para nang sa ganun magkaroon ng judgment na panahon na magkakaroon pa ng paglilitis, paghuhukom, wala na. Pero dito sa translation na ito, sa John 3:18, ang sabi diyan ay, he's not condemned. Ibig sabihin mga kaibigan, mga kapatid, everyone, based on our key text, everyone will still have to go to the judgment seat of Christ. But the good news is, those who accepted Jesus Christ will no longer be condemned. Hindi tayo mako-condemn sapagkat tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo. Alright? So, ito po yung purpose. Ito yung dahilan. Bakit may judgment? It is for the vindication of men. Upang nang sa ganun, mapatunayan ng mga tao, bagamat makasalanan, ngunit tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, natatakpan ng katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po yung tinatawag nating righteousness by faith. Na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, pagtingin natin sa ating Panginoong Hesukristo, natatakpan tayo ng kanyang katuwiran, na bagamat tayo yung makasalanan, ang nangyayari po ay ang nakikita sa atin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung pinag-aralan natin nung mga nakaraan. Yung may sinasabi pa nga si Pablo, nasabi niya ay yung perfect but not yet. Okay? Okay na, kompleto na, mature na, pero hindi pa kompleto. Kasi bakit? We are relatively, ayan, papaliwanag ko na naman, pero kung gusto niyo, panoorin niyo po yung previous video natin. We are relatively perfect in Christ. Kumbaga, our perfection is based on what Christ did for us. And so even today, you are perfect in Christ. Perfecto. Pero sa ating araw-araw na mga buhay, sa ating mga kilos, we are not perfect kasi bakit? We continue to sin. Kaya ang sabi ni Pablo, I am the chief of all sinners. Kasi bakit? The more we get closer to Jesus Christ, the more we see our sinfulness. The more we see na tayo ay nagkasala, hindi karapat-dapat. Pero dahil sa biyaya ng ating Panginoon Jesu Kristo, sa pagtanggap natin sa Kanya, bagamat tayo araw-araw pa rin bumabagsak, nagkakasal at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos, ang katuwiran ni Kristo, yung ginawa ng ating Panginoon Jesu Kristo, ay sapat. And so there is substitution na nangyayari. And that's why, he's no longer condemned. Okay? Hindi na po mako-condemn yung mga taong tumatanggap sa ating Panginoon Jesu Kristo. But again, okay, yes, this is the good news. We are no longer condemned if we are in Christ. Pero, ang mangyari po kung hindi tayo tatanggap sa ating Panginoon Jesucristo, marinaw rin naman sa talata na mangyari po dyan ay talagang merong condemnation na mangyayari. Merong punishment na mangyayari. Kaya nga po dito sa judgment, isa pa pong reason, isa pa pong purpose ay yung tinatawag natin na before Jesus comes, ma-identify yung tinatawag po natin na who will receive the reward and also who will receive the punishment. Ngayon, sasabi ng iba, all-knowing ng ating Panginoon. Yes, that's right. God is all-knowing. But the books are there. The records are there. Upa nang sa ganun, the whole world will see that truly God is a righteous God and He is a just God. Kaya nga po, ito po, itong judgment is not just talking about the vindication of men, but at the same time, the vindication of God because ang kaaway, sinusubukang sirain ang karakter ng ating Panginoong Diyos, sinusubukang palabasin ng ating Panginoong Diyos ay hindi just, hindi loving, hindi fair. And so the judgment will prove to the world that truly God is a loving God. Kasi nga po, di ba, makita natin yung sacrifice na ginawa. Just imagine, paano yung cross pa lang ng ating Panginoon Jesu Kristo? Paano natin masasabing hindi siya mapagmahal? We all deserve to die. We all deserve to receive the punishment. But what did Christ did? Ano pong ginawa ng ating, what did Christ do? Anong ginawa ng ating Panginoon Jesu Kristo? Siya ay nagpako sa cross. Dinala niya yung burden of sin. He died on the cross. And that's why the cross is a symbol of judgment. The symbol of punishment. But at the same time, the cross is a symbol of God's love. Kasi bakit? Whoever looks at Jesus Christ and believes that Jesus died on the cross, ang sabi po sa ating talatang binasa, kung sino man maniwala sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Ano po? Grabe. So ito yung purpose, mga kaibigan, mga kapatid. Vindication of God,
vindication of men, and at the same time, before He comes, yung tinatawag po natin na yung reward and punishment ay malalaman kung kanino mapupunta. And so that's why in 2 Corinthians 5:10, everyone will appear before the judgment seat of Christ. Ngayon, punta tayo sa pangalawa. Of course, nandun na sa title, the judgment process. Now, let's look at the process. Okay? The process. Ang sabi sa John 5:25-29 ay ganito. Assuredly, I say to you, the hour is coming and now is when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. For as the Father has life in Himself, so He has granted the Son to have life in Himself, and has given Him authority to execute judgment also, because He is the Son of Man. Do not marvel at this, for the hour is coming in which all of you who are in the grave will hear His voice and come forth. Those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of condemnation. Okay, so dito po natin, no? Kita po natin doon sa text. Merong tinatawag na resurrection of life, merong tinatawag na resurrection of condemnation. Merong mga nasa grave. Ano po? Yung mga nagkasala at yung mga namatay kay Kristo. Yung mga namatay kay Kristo, resurrection for life. Yung mga namatay na wala sa ating Panginoon Jesus Kristo, resurrection of condemnation. So ito, mga kaibigan, mga kapatid. And that's why, looking at this text, we can see again yung concept. Ano po? Na darating ang Panginoon, merong mga tatanggap ng buhay, may tatanggap ng reward, may mga tatanggap ng punishment, may mga tao na kung saan na hindi tumanggap sa ating Panginoon Jesus Kristo, ito ang mangyayari po sa kanila. Kaya po dito, mga kaibigan, mga kapatid, titignan po natin yung tinatawag po nating mga iba't ibang mga sa process, yung phases ng ating ng paghuhukom. At yung isa po dito, yung tinatawag po nating pre-advent. Pag sinabing pre-advent judgment, ito yung paghuhukom, paglilitis na kung saan ay nangyayari bago dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit po? Base sa talatang ating binasa, it is clear. Ano po? That yung righteous or unrighteous, they remain in the grave. Tingnan nyo, sabi dito, one is the notion that all the dead, righteous or unrighteous, remain unconscious in their graves until the final resurrection. Okay? So, mananatiling unconscious, mananatiling nasa libingan, at ang pagdating ng ating Panginoon Jesus Kristo will determine if one will receive eternal life or condemnation. At pag-usapan natin yan later, kasi bakit po? Yung resurrection for life, it will happen on the second coming. The resurrection for condemnation, it will happen on the third coming. Pag-usapan pa natin later yan. Second, sabi dito, yung pre-advent judgment, it is the existence of a universal judgment of all human beings based on 2 Corinthians 5:10, Revelation 20:11-13. It is for all human beings. And third, the third is the fact that the first resurrection will be the blessed reward for the righteous, and the second resurrection will be eternal death for the wicked. So kaya po, mga kaibigan, mapatid, yung pre-advent judgment will show who will receive, yan yung sinasabi natin kaninang purpose, who will receive yung blessing, yung mga righteous, and at the same time, yung mga tao na hindi makakatanggap ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ulitin ko po, alam na ng Diyos yan. Pero yung mga records, of course, yung mga angels and others who are still, you know, in a discussion, or maybe sila may mga pag-uusap, may mga iniisip na talaga bang ang Diyos ay fair or what. And so, all of this, itong pre-advent judgment will show the righteousness of God. Makikita po natin yung katuwiran ng ating Panginoong Diyos. At hindi lamang yun, sa atin din naman. Kasi po bakit? At the end of the day, hindi, ito po, makakatulong itong mga records na ito na minimension natin mamaya doon sa isa pang phase na pag-aaralan natin. Kasi bakit po? Hindi natin pwedeng mahusgahan ng bawat isa. Tayong mga tao, wala tayong karapatan. Kasi bakit? We can only see the outward mga ginagawa ng tao. May mga ilang tao that outwardly it can be seen that they are sinning before God. May ginagawa silang mga mali. Pero posible rin tayo gumagawa ng mabuti, pero motibo at ang ating mga nasa isip, nasa puso ay hindi ayon sa kalooban ng ating mahal na Diyos. Alright? So posible yan, mga kaibigan, mga kapatid. Posible na tayo ay lumalakad,
nagnanais tayo naglilingkod sa ating Panginoong Diyos, pero yung ating puso ay malayo sa ating Panginoon. Posible po yan. And so the pre-advent judgment will show. Okay? Makikita dito, mga kapatid, at sa record makikita na tayo ay tunay nga bang nagmamahal sa ating Panginoong Kristo. Kaya ito yung sinasabi na we are saved by faith. Tayo'y maliligtas sa pamagitan ating pananampalataya, sa biyaya ng ating Panginoon Kristo. But yung pananampalataya natin, nakikita, kung tayo'y tunay na nananampalataya, nakikita sa ating mga kilos. And so at the end of the day, we will be judged by our works. Alright? We will be judged by our works. Kasi bakit? Yung works natin, that will reflect if we truly have faith. Ito kayo sinasabi sa Santiago. Sige nga, pakita mo yung pananampalataya mo ng walang gawa, na walang kilos. Parang ganito yung sinasabi niya. O, sabihin mo, mahal kita. Pero hindi ka nagbibigay ng panahon, hindi ka tumatawag, hindi mo binibigay ng pansin, di ba? Pwede mo masabihin, mahal mo. Pero kung hindi mo ginagawa naman, kung wala kang ginagawa, then at the end of the day, it will only just be words. Hindi siya genuine love. Ang kailangan ay genuine faith that it transforms our life. But at the end of the day, it is God who knows. Kasi bakit po? We will be judged according to the light that we have received. At alam rin ng Diyos yung ating mga efforts, yung ating mga weaknesses. Alam ng Diyos lahat ng mga bagay na yun. So at the end of the day, it is God who knows. But the point is, yung ating mga kilos, nagpapakita rin kung talagang tunay na tayo'y tumanggap na sa ating Panginoon Jesucristo o nagmahal na sa Kanya. Okay po? So yung mga kilos natin, kasi nga, yun lagi ko sinasabi, pwede rin sabihin mahal, pero kung hindi mo naman na pinapakita sa kilos, eh paano nga naman masasabing mahal? Baka hindi naman. Ano po kaya po, di ba? Madalas, alam ko, yung mga anak ko madalas, minsan tatanungin namin, love mo ba si mami? Love mo ba si daddy? Ang sagot, love po, love po. Pero, ang sunod namin tanong, eh ba't hindi kayong sumusunod? O minsan, pag yung medyo nagiging sobrang kulit na, o bakit hindi nakikinig? Kasi ang love, nakikita sa kilos, hindi lang siya salita. And so, yung pre-advent judgment, nagpapakita, mga kaibigan, mga kapatid, na chinecheck if we truly have the genuine faith na kung saan yung pananampalataya na nagdudulot ng pagbabago sa ating mga buhay. Okay po, again, hindi natin sinasabi na pag tayo nanampalataya, right there and then, automatic ay ano na, bago na kagad, kumbaga wala na, change na kagad, hindi na magkakasala, hindi po natin sinasabi yan. Only God knows yung ating development, yung growth natin as we continue to have faith in Him. But the more we rely on Him, the more we look to Jesus Christ, He changes us. Amen? Binabago tayo ng ating mahal na Diyos. So ito po mga kabihan, mga batid, ano? So dito sa pre-advent judgment. So before He comes, may mga paglilitis, may mga paghuhukom na nangyayari. At pagkatapos, pagdating ng ating Panginoon Jesucristo, alam na who will receive the blessings, the reward, and who will receive the punishment, the death, ano po yung first death na tinatawag for those who are still alive. Ano po? So yan po yung mangyayari sa pre-advent. And so that's why it's important na ma-check. Na tayong lahat, at alam po ninyo, pag-uusapan pa nga natin ito, na nasa Daniel, ano? Daniel 8:14, your sanctuary shall be cleansed. And then we will connect and we will start, you know, looking at the prophecy, yung mga yung ilang years of prophecy. Ayan mga kaibigan, mga kapatid, it will show us that we are living in the time na kung saan tayo ay chinecheck. Well, in reality, all the time naman chinecheck, but we are very close to the coming of Christ because yung sa sanctuary, how it was set up is to show us the plan of God, yung plan of salvation from the start to the ending. Ano po? Well, yung ending, what I mean lamang po yung para makomplete yung kaligtasan na ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. So ito mga kaibigan, mga kapatid, ano? So pre-advent, ano? Bago dumating ang ating Panginoon Jesucristo, merong mga tinatawag na mga paghuhukom. Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng ating mahal na Diyos, and that is happening each and every day. Okay? Each and every day. Kasi bakit mga kapatid? Hindi natin alam. Pag tayo namatay, ay dun, yung, kumbaga yung last na ating ginawa or last na ating, bago tayo mamatay, ay dun mga kapatid. Ano, dun, kumbaga dun tayo i-check
Doon tayo malalaman kung talagang tayo na nampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Kasi bakit po? Hindi natin alam po anong pwede mangyari. Every day ay pwede may masamang mangyari sa isang tao. May possibly may kapahamakan na mangyari. And that's why every day we need to be closer to God. And I will emphasize this more sa katapusan ng ating pag-aaral. Pero again, when we talk about the process, we should not miss yung tinatawag po nating pre-advent judgment. Wherein, again, we are encouraged to have faith in the Lord, but at the same time, yung actions natin nagpapakita kung tunay na tayo ay nanampalataya. Ulitin ko po ha, yung kilos, yung actions, it will not add merit to our salvation. Walang karagdagan yan. Pero yung actions nagpapakita kung tunay na tayong nananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. So when Jesus comes, yung kanyang second coming, nandun po yung those who will be resurrected to life, yung mga buhay na nanatili, sila yung makakasama natin Panginoon Jesucristo, yung mga namatay sa grave na o yung nasa grave, mga nasa libingan na hindi nanampalataya, mananatili sa libingan, yung mga buhay na hindi nanampalataya sa ating Panginoon Jesucristo ay sila po ay mas pipiling mamatay kaysa na makita ng ating Panginoon Jesucristo. Okay, so that's ito, no? So pinag-uusapan natin itong pre-advent judgment and we talk about three reasons, ano po, bakit nangyayari ito. Now, let's go to the millennial. Ito yung millennial judgment. Ito po yung millennial. Ito po yung 1,000 years na mangyayari. Pagdating ng ating Panginoon Jesucristo, merong 1,000 years na tinatawag yung millennium. And then after that, will be the third coming. Okay po, yung third coming, yun po mga kaibigan, mga kapatid, na kung saan ay yung kaparusahan para doon sa mga hindi na nampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Pero pag-uusapan po natin yan later. Pero ang point dito sa millennial, meron ding judgment na mangyayari. May paghuhukom, paglilitis, judgment na mangyayari. Bakit? Nung pre-advent, the concentration is more on us na mapatunayan to vindicate na tayo ay, to vindicate man, na tayo tumanggap sa ating Panginoon Jesucristo. Well, in reality, ito rin ay nagpapakita ng vindication of God. Pero pagdating sa millennial, mas ma-highlight ito kasi bakit? To vindicate God's character against the accusation of Satan that God is unfair in the way he treats his creature. So dito po mga kaibigan ng batid, makikita lalo pa. Kung baga dun pa lang sa pre-advent, yung vindication of God is already present, but in the millennial, it will be more highlighted. Kasi bakit? In the millennium, makikita po ng mga tao at mapapatunayan at lahat ng mga creatures all around the universe that truly God is a gracious and loving God. Kasi bakit? Doon sa libro, makikita po kung paanong fair ang ating Panginoong Diyos. Doon sa mga records, not necessarily libro, but doon sa mga records na kung saan ay nakasulat ang lahat ng mga nangyayari, yung mabuting ginagawa natin, hindi mabuting ginagawa, yung pagtanggap natin sa ating Panginoong Kristo, it is all recorded and the records will prove that truly God is a gracious God. And that will, mga kaibigan, mga kapatid, magpapatunay na yung mga accusation ni Satan is not true. Amen? Hindi totoo. Mabuti ang ating mahal na Diyos. Mapagmahal ang ating mahal na Diyos. And so, yung mga maliligtas who will spend the 1,000 years will agree to this when they look at the records. Will agree that truly grabe ang buti ng Panginoon. Ha? Hindi na magkakaroon ng sasabihin na, ay bakit si ganito hindi nakasama? And then the records will show. They did not accept Christ. Hindi sila tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Again, mga kaibigan, mga kapatid, ang Diyos ay napakabuti. Ang nais niya, lahat tayo tumanggap sa Kanya. But at the end of the day, He respects our choice. Mamimili tayo kung tayo magpapasakop sa Kanya o hindi. At kung hindi, ay it's clear in the scripture na tayo, mga kaibigan, mga kapatid, will be punished. Not because the Lord wants us na tayo ma-punish. Kasi bakit? We talk about this in the last previous, I think, studies na the hell, yung impyerno na tinatawag na mangyayari sa third coming pa lang, ha? Hindi pa ngayon, sa third coming, ay para doon sa kay Satan at sa kanyang mga anghel. It was never designed for humanity, for his creatures. Kaya lang, for humanity, para sa mga tao. Pero ang mangyayari po dahil pinili natin, nag-desisyon tayong hindi magpasakop sa ating Panginoon, then tayo po yung makakasama dun sa apoy.
Again, hindi dahil gusto ng Diyos, kundi dahil inayawan natin ang kaligtasang ipinagkakalob ng ating Panginoon. Now, number two, yung millennial judgment. To confirm the impartiality of the rewards of the righteous. Ayan, no? Makikita po dyan na talagang yung mga naligtas ay tunay ngang hindi karapat-dapat pero naging karapat-dapat sa, dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Number three, to demonstrate the justice of the punishments of the wicked. Ayan, ano? So, dito po sa millennial judgment, madedemonstrate yung justice ng punishment for the wicked. Kasi again, mga kapatid, yung sin and God cannot coexist. Hindi pwedeng magsama yung kasalanan ng ating Panginoong Diyos. At nakita naman natin that Jesus Christ dying on the cross, He carried the penalty of sin, yung judgment. And so, ang mangyari po dito sa number 3, dito po sa millennial judgment, it will demonstrate the justice of the punishment of the wicked. And number 4, to dissipate all doubts that could lead toward another rebellion in the universe. Kasi bakit po? All the saints, all those who are saved, will declare and say, truly, God is a gracious God. Kitang-kita dito. Lahat ng questions, it will begin because it shows that truly, mabuti ang ating mahal na Diyos. Now, hindi lamang po doon natatapos. Ano? Meron pa tayong tinatawag na executive judgment. Okay? So, we have the pre-advent. We have the pre-advent. We have the millennial and the executive judgment. Ito yung kaduluduluhan. At ang sabi po dito, the executive judgment is God's final and irreversible punitive intervention in human history. Okay? Ito na po yung punishment na kung saan yung tinatawag po nating hellfire na mangyayari lamang sa third coming. Ha? Ulitin ko po, after nung 1,000 years, ang mangyayari po, si God together with the saints will come, or Jesus will come, at ang mangyayari po, that is His third coming. And those who are wicked, those who have not accepted Jesus Christ, will be resurrected again. But they will be resurrected based on the text that we read a while ago, sa John 5:20-29. They will be resurrected not for eternal life, but they will be resurrected for condemnation, for punishment. Ayan po yung mangyari. So ito po yung executive judgment na kung saan ay irreversible na. Pero ulitin ko po mga kapatid, the hell was never prepared for humans. It is prepared for Satan and his angels. Kaya lang may masasamang tao. Bakit? Kasi ayaw pong magpasakop sa ating Panginoong Hesukristo. Ayaw ibigay ang buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Ayaw nating tanggapin yung pagmamahal at kaligtasan kanyang ipinagkakaloob para sa bawat isa sa atin. Kaya po ang mangyayari ay they will be punished. They will be punished and it's irreversible. And this is God's intervention. Kasi bakit po? Ito na yung panahon na kung saan ay susunugin na yung kaaway so that there will be no more sin. Pero mangyayari kaya may masasamang tao kasi bakit? Ayaw bitawan, yakap-yakap eh. Yakap-yakap eh. Ayaw bitawan yung bagay na nakakahadlang para nang sa ganun ay lumapit sa ating Panginoon Jesucristo. Napamahal masyado, na-attach masyado sa sanlibutan, na-attach masyado sa kalayawan, na-attach masyado sa mga kagamitan, na-attach masyado sa kayamanan, na-attach masyado sa mga relasyon. At hindi nagpasakop sa ating Panginoong Hesukristo. Yan po mangyayari, mga kapatid, mga kapatid. At mababasa niyo po yan sa Revelation chapters 20-21. Ano po? O 20. Na kung saan yung judgment, yung makibabasa rin po natin yung executive judgment. Revelation, mababasa niya, Revelation 20, 21, until 22. And then, ang sabi po dito, all that God could have done to save humanity from being eternally lost, He did. Even to a great cause of Himself. Those who are lost ultimately made choices that led them to this unfortunate end. The idea that God's judgment on the lost, even the annihilation of the lost, as opposed to eternal torment, goes against the character of a loving God is simply wrong. It's God's love. And God's love alone that demands justice as well. Ayan, no, kasi may mga nagsasabi, grabe, hindi totoo itong executive judgment na ito na talaga ang Diyos ay susunugin, pati mga tao. Kasi bakit? It is opposed to the love of God. Hindi ito sang-ayon sa pag-ibig natin, Panginoong Diyos. Pero pinapakita po natin ngayon, yung love ng ating Panginoong Diyos is a balance of, yung character ng Diyos is a balance of love and justice. He will not tolerate sin. And that's why He died on the cross.
Kung ito-tolerate na yung pagkakasala, edi dapat hindi na namatay sa krus ng Kalbaryo ang ating Panginoong Jesucristo. Pero He died on the cross for all of us. He died on the cross for us. He carried the burden of sin. Ngayon, dahil nga po ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay para sa bawat isa sa atin, meron tayong pag-asa. Yan na yung future hope. Meron tayong pag-asa. Ngayon, makikita po natin that love and justice always coexist. There's a balance of love and justice in the character of God. Kasi bakit He will not tolerate sin? And so, ulitin ko po, no, yung annihilation of the laws, yung again, hindi po tayo naniniwala dun sa tinatawag natin na eternally burning, ano, na walang katapusan. Yung hellfire that will happen here, dito po sa third coming, ay ito ay hanggang matapos na at masunog na ang lahat. Hanggang maubos na, hanggang wala na. And then after that, the Lord will recreate the heavens and the earth. It will be new heavens and new earth. So yan po mga kaibigan, mga kapatid. So, ulitin ko po yung hellfire, hindi dinesign sa tao. Dinesign for Satan and his angels. Kaya lamang may tao doon na makakasama based sa description ng Biblia dahil niyakap ang kasalanan kesa sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, ang tanong po ngayon, ano yung mga niyayakap-yakap natin? Ano yung mga ini-enjoy natin masyado? Na baka naman naglalayo sa atin at sa ating relasyon sa Kanya. Alam nyo po yun, marami ngayon sa sanlibutan ito. Minsan, di ba, yung kayamanan, naging dahilan. Ano po, yung kayamanan, minsan binabago ang tao. Na sa halip magpakumbaba, nagiging mapagmataas. Ano po, nagiging mapanlait ng kapwa. Pag minsan, again, hindi ko po sinasabing masamang kayamanan. Ang sinasabi ko lamang po, minsan may mga taong nadadala masyado sa kayamanan na ginagamit nilang kayamanan para manliit ng tao, para yung mga ganung bagay po. Ano? Pero again, hindi po lahat. Hindi po, what I mean, hindi po dahil sa kayamanan alone, but how we look at the riches. Hindi lang yun, yung kalayawan, yung mga yan. Ano po, yung mga enjoyment, mga happy-happy, mga pleasure-pleasure. Ano po? So yung mga bagay na yon, maaari tayong ilayo sa ating mahal na Diyos. Pag na, ito'y maaari tayong dalin sa pwesto na kung saan ay hindi natin maririnig ang tinig ng Diyos. Ano pa? Yung mga tinatawag po nating mga achievements, mga career. Again, wala pong masama niyan. Pero kung yan ay sobrang yakap-yakap natin na nagiging dahilan para makalimot tayo sa ating Panginoong Diyos at hindi tayo manampalataya sa Kanya, then there's something wrong. And so dito mga kaibigan, mga kapatid, the executive judgment, ang mangyari po dito, this is the final. Ito na yung tinatawag natin na hellfire. Now, executive kasi again, ulitin ko mga kapatid, ano, all the saints and the universe will agree na itong fire na to ay hindi para sa tao. Kaya lamang po ang nangyari, may mga tao doon because they did not accept Christ. And the records will show. Makikita, kaya nga po yun yung sinasabi natin, possible na so near and yet so far. Bakit so near and yet so far? Kasi alam mo yun, posibleng napakalapit mo, lagi kang nasa church, lagi kang kumakanta, lagi kang nagsasalita, lagi kang naglilingkod, pero ang puso natin malayo sa ating Panginoon. And so, that's why, mga kaibigan batid, sa pinag-uusapan natin ngayon, we talk about yung process. We talk about the pre-advent. We talk about yung millennial. We talk about yung executive judgment. They are all connected to each other. Ano po? Well, kung titignan niya natin, ito yung pagkasunod-sunod. Ano? Yung pre-advent before the coming of Jesus Christ. That's why there should be a judgment so that when He comes, alam na kung sino yung makakatanggap na mabuti ng reward. Alam na kung sino. And again, the records is needed not only for the vindication of men, kasi bakit? Patutunayan ng kaaway na tayo mga hindi karapat-dapat at tayo rin naman titirati sarili natin, hindi tayo karapat-dapat. And so the records will show, because of our acceptance of Christ, the righteousness is covered to us, the righteousness of Christ, and that is why tayo po ay maliligtas. Hindi dahil sa ating mga sarili, kundi sa ating Panginoon Jesus Christ. Now, then we talk about the millennial judgment. And in the millennial judgment, the more na yung vindication of God, the more people will agree na tunay ngang just ang ating Panginoong Diyos. Kasi there will be question, how come hindi wala dito, how come ganito, ganyan. There might be all those questions, but then the millennial judgment will show that truly God is a great God. And then, yung last po yung executive judgment wherein yung punishment will be provided. And not only that, ang mangyayari po, yung tinatawag na completion
ng pagliligtas ng ating Panginoong Diyos na yung kanyang pangakong new heavens and new earth will happen. And so the last letter P, again, we talk about first, yung purpose. It is for us. Hindi ito para tayo patunayan tayo nagkasala. Ito'y para patunayan tayo ay tumanggap sa ating Panginoong Kristo. At dahil sa ating pagtanggap sa Kanya, kahit tayo makasalanan, karapat dapat tayo maligtas. And then we talk about yung process. And now, let's talk about the last letter P at ang linagay ko po dito is the word preparation. Yes! We've been talking about the executive judgment that will happen later. We talk about pre-advent judgment that is happening now, anytime, every day it's happening. Tayo yung ating mga works, yung ating mga buhay, na hindi, na, again, it's not adding yung good works, it's not adding to the salvation, it's not adding any merit to what Jesus Christ already did. But our actions will declare and show that if we have truly accepted Jesus Christ. But at the end of the day, mga kaibigan, mga kapatid, ha, huwag niyong titingnan yung inyong kapwa pagdating sa mga actions. Kasi bakit po? We can pass judgment without really understanding. But God knows everything about the person. So ang Diyos ang talagang nakakaalam ng sitwasyon at kalagayan ng tao. Ngayon, preparation. We need to do something today. Hindi pwedeng tayo, ayun nga mga kapatid, ano, hindi pwedeng tayo ay parelax-relax o wala tayong ginagawa. We need to accept Christ. At ang sabi dito, while reflecting on the judgment, we should keep in mind that we are saved by grace. Okay? O, basahin natin to. Ephesians 2:8. Okay? Ang sabi dito sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 10. For by grace you have been saved through faith and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works so that no one may boast, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So ayan, kita ninyo, no, yung balance again ng grace, faith, and then good works. Kasi bakit po? Again, hindi yan faith plus works. Ang nangyari dyan is faith at yung faith natin nagbubunga ng gawa. Yung faith natin is resulting into our works. Kumbaga, yung works na nangyayari sa atin, yung mga paggawa natin mabuti, ay resulta lamang ng pagkakilala at pagtanggap natin sa ating Panginoong Kristo. We are saved by grace at justified by faith. Ayan, may mga text po dyan, mababasa nyo. And judged by works. Okay, tayo inuusgan sa ating mga ginagawa. Bakit? The basis of the judgment process is God's moral law as summarized in the Ten Commandments. Our works are the external evidences of the genuineness of our saving experience and consequently, the elements to be appraised during judgment. And so that's why, what do we need to do today? What should be our preparation each day? Our preparation is to continue to be saved by grace, by faith. We need to continue to accept Christ, isuko ang ating mga buhay sa Kanya, laging tumingin sa Kanya, sapagkat sa pamamagitan ng mga bagay na ito, tayo ay nababago sa araw-araw. At at the end of the day, mga kaibigan, mga kapatid, God knows, God knows yung ating faith, if it's genuine or not, pero sa mga tao sa ating paligid, nakikita kung tayo tunay ngang nagmamahal sa ating Panginoon. Of course, tayong mga tao, madalas tayo bumabagsak, nagkakasala, pero kung tayo man ay magkasala at bumagsak, na tayo nananampalataya sa ating Panginoon, ang mga tunay na nananampalataya hindi nananatiling nakabagsak. Tumatayong muli at nagpapatuloy na tumitingin sa ating Panginoon Jesucristo sapagkat sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, matatagpuan natin yung kalakasan na ating na magbibigay sa atin na lakas upang nang sa ganun ay makatupad sa kanyang mga gusto. So, ang preparation natin mga kabilang batid, we need to be ready each day. We need to accept, we need to have our minds, ito ay dapat fresh ng kabutihan, ng pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. And no wonder even Ellen White said that, it will benefit as much if we will take at least an hour a day to contemplate on the cross of Christ. Okay, I'm paraphrasing, pero yun yung thought, to look at Jesus Christ, to contemplate on what He did. At upan ng sa ganun, mga kabayan, mga patid, patuloy na sa pamagitan ng kapangyarihan niya ay tayo ay mabago. Kaya ang tanong po, mga kabayan, mga patid, how is our preparation? O di ba pag may mga lakad,
O, di ba? O katulad niyan, may mga bakasyon. Tulad niyan, may mga pupuntahan. Tulad niyan, may mga party. Tulad niyan, may mga, let's say, may mga events na mangyayari. Tulad niyan, may mga gusto tayong gawin sa ating buhay. We prepare, right? We do something. Iyandaan natin lahat. Ako, mga kapatid, ha, pag magbabiyahe po ako, ginagawa ko, nire-ready ko na yan sa navigation app kasi po hindi po ako, ayan po, hindi po ako masyadong magaling sa mga daan. Ano po, medyo naliligaw po tayo. Buti na lang may mga navigation app na ngayon. So, ginagawa ko po, inaalam ko na yung lugar. Tinatype ko na. Ha, mula dito sa bahay, punta doon sa lugar, ito yung mga possible na mga daan. Ano po, nire-ready ko na. Bang may pupuntahan. O di ba pag meron kang mga may mga party ka, may mga i-attend na kang mga event, nire-ready mo na yung susuti mo, nire-ready mo na yung dadalhin mo, nire-ready mo na yung mga bagay-bagay. In the same way, we need to be ready. We need to be prepared. Because, again, Jesus is coming very soon. And at the same time, every day we don't know what will happen. Pwede tayong mamatay sa aksidente o marami pang iba. Ang mahalaga nasa ating Panginoon Hesus Kristo tayong lahat. And so again, mga kapatid, mga batid, ano, ito pong pinag-aaralan natin ngayon. Yung judgment is in our favor. Itong katuroan na to is in our favor. This is to prove that truly we have accepted Jesus Christ. Pero, napag-usapan din natin sa process, there will be what we call pre-advent, millennial and executive judgment. And we are saved by faith through grace. Pero mga kapatid, mga kaibigan, yung ating kilos nagpapakita rin if we have genuinely accepted Christ. Kung genuine ang ating pananampalataya. And so that's why, at the end of the day, it is God who will judge us kung tunay nga na tayo tumanggap sa Kanya. And our works will show yung ating mga pagkilos. Kasi again, yung pagkilos ay bunga lamang ng ating pananampalataya sa Kanya. Kasi po, we can be religious and not spiritual. Okay? Pwede kasi yun eh, na very active sa church, very active sa mga ginagawang paglilingkod, pero hindi nakakonekta sa ating Panginoon Hesus Kristo. And so, we talk about the vindication of God. Ano po? Ang judgment ay parang patunayang hindi lang, ito'y para sa atin, ito rin ay makikita ng tao na tunay nga ang Diyos. Ang kanyang karakter ay walang dungis. Hindi totoo yung mga paratang ng kaaway sa Kanya. And then of course, we talk about yung purpose, yung process, and also the preparation. Kaibigan mga kapatid, let's be ready all the time. Kung tayo man ay magkasala, magkamali, bumagsak, may magawang mali, patuloy lang tayong titingin sa ating Panginoon Hesus Kristo, hilingin natin ang lakas na nang gagaling sa Kanya at Siyang magbabago sa bawat isa sa atin. Nawa po yung na-bless kayo dito po sa simple at practical na ating pagtatalakay ng ating leksyon at nawa po yung mas lalo pa tayong magpakalapit-lapit at sumuko sa Kanya dahil tang sa ating Panginoon Hesus Kristo ang pag-asa. Let's bow our heads, let's pray. Maraming salamat, mahal na Diyos, sa aming napag-aralan ngayon. Salamat po sa oras na ipinagkaloob upang na sa ganun ay muli kaming mapaalalahanan. Natunay nga po na ang mga katuroan ninyo sa banal na kasulatan ay hindi upang ipahama kami, kundi upang kami ay mapagbuti. Lord, tulungan niyo po kami na sa araw-araw ng aming buhay, tanggapin namin kayo at o isuko namin ang aming buhay sa inyo. Sa panahon kami nagkakasala, bumabagsak at hindi alam ang gabi, Lord, tulungan niyo po aming lumapit lamang sa inyo. Tanggapin ang sakripisyo ng aming Panginoong Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya at kayo pong magbago sa amin upang makatupad kami sa inyong mga kagustuhan. Lord, tulungan niyo po kami to be ready every day. We cannot do this on our own, but thank you for Jesus Christ who did it for us. Lord, tulungan niyo po kami laging tumingin sa aming Panginoong Kristo. Muli po, maraming salamat. Mahal na Diyos, purihin po kayo. Inilalapit ko pong lahat ng mga taga-subaybay, mga kaibigan, mga kapatid na aming nakakasama ngayon. Ano mang problema, pagsubok na kanilang pinagdadaanan, tulungan niyo po silang manghawak at isuko lamang ang lahat-lahat sa inyo. Tulungan niyo po kami. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Muli po, maraming salamat mga ginigiliw ng mga kaibigan, mga taga-subaybay sa inyo pong pagsama sa ating ginawang pag-aaral. Nawa po'y na-bless kayo at muli po maraming salamat sa inyong patuloy na pananalangin, pagsuporta o panansaganon na pagpatuloy po natin ang paglilingkod nating ginagawang ito sa pamamagitan po ng ating programa na napapanood po sa 3 Points Ministries at ganoon din po sa Hope Channel Philippines. So muli po maraming salamat mga kaibigan, mga kapatid.
purihin ang mahal na Diyos. Pagpalain po kayong lahat at magkita-kita po tayong muli sa susunod na.